Hello guys! Again, this is Teacher Berlin at Teacher Explore ng Binangwaner sa Love, Peace, and Respect sa ating lahat. Kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Today tayo ay magluluto ng medyo kakaiba sa pandinig pero karaniwan na ito na ginagawa ng mga nanay at tatay ninyo. Ano? So ito yung tinatawag natin na ginisang sinigang na manok. So, bibigay ko sa inyo yung mga ingredients. So mga ingredients natin, meron tayong bawang, sibuyas, kamatis at siling berde. Ano? At syempre, alahating kilong manok, good for 6 or 7 na to. At syempre, huwag mawawala ang ating norsinigang. Norsinigang, baka naman. Tse. Okay, buksan natin ang ating kalan. Habang naantay natin na uminit, so medyo kakaiba itong panlasa na to para dun sa gusto na magkaroon ng twist ang kanilang niluluto. Ano? So yung ginisa kasi, so alam natin mga gulay-gulay, mga ano-ano na pwede natin na igisa. Pero this time, gagawin natin ito sa ating pagluluto sa sinigang na manok. Ano? So medyo mainit na siya. So unahin muna natin, guys, ang manok para medyo maganda ang texture niya kapag siya ay naisigang na. Ano? So unahin muna natin ito. Hamon siya munang medyo... Kaya pag may kalaban. Ayan. So yan. Unahin muna natin siya para yung medyo matigas ng konti yung texture niya. Kasi masarap pagka inumuyak yung manok sa sinigang. So yan. Medyo prito lang natin ng konti. Konting-konti lang naman. Ayan. Para lang natin masabi na maganda ang texture ng ating manok. Ano? So yan, unahin muna natin na medyo iprito ng konti yung ating chicken. Best. Diba? Bukawa ako dun sa kanta na yun eh. Pass. Kaya ako'y napapass-pass pa rin. Ano? So ayan, pwede nating halu-haluin. Makikita natin medyo nagkakaroon ng ibang kulay. Siyempre, piniprito natin sa mainit na mantika. Then maya-maya, iseset aside natin ito. Itong manok na to. Kasi usually, ganun ang ginagawa namin sa sinigang na baboy or sinigang na isda. So, ipiniprito muna namin. Tapos, isisigang namin. Kasi masarap talaga yun. So, sa lahat ng mga hindi pa nakakalam tungkol dito sa ginisang sinigang na manok. So, ito na yung pagkakataon ninyo na malaman. Ano? So, una muna, iprito ng konti yung manok. Tsaka natin igigisa yung bawang, sibuyas, kamatis. Tsaka natin ilalagay yung pampalasa. No. So habang inaantay natin, kumusta kayo dyan? Alam kong mahirap ang buhay ngayon pero patuloy pa rin ang ating pakikipaglaban. No. So stay safe lagi tayo. Of course, lagi tayong tumawag kay God sa lahat ng mga challenges na meron tayo. We always ask the help of our God. No. So ayan, unti-unti na siya. Siguro from time to time, i-check din natin, ano. Kasi maluluto na rin naman to kapag kakulo na. Tsaka bakit ang ginamit ko ay kawali, imbis na kaserol. Eh kasi, yun nga, magigisa tayo. Pero pwede mo rin gamitin yung kaserola sa pag-prito nito, ano. So, feel ko lang na gamitin yung kawali. So, medyo namumula-mula na siya. Lakas-lakasan natin ng konti. Ano? So ayan, pagka medyo matigas-tigas na siya ng konti sa pagpiprito natin, tsaka natin igigisa yung bawang, yung sibuyas, tsaka kamatis. Then lalagyan natin ng tubig at ilalagay natin yung siling berde. Then pagka kumulo na, lagyan natin ng pampaasim, plak, lagyan ng konting asin at yun na, the best. Pwede rin kayo na gumamit ng patis sa pagluluto. Ano? So, pasensya na kayo sa aming maliit na kusina. At alam nyo na naman, pagka simpleng tao lang, simple lang ang buhay. So ayan, medyo nagkakaroon na ng konting texture ng ating pritong manok. Bahagi ang pinirito. Sarap kasi ito yung pagka yung malibang inuuya mo, medyo matigas ng konti. Pagka yung sinigang mo. Ayan.
nito, no? Makakalimutan mo yung asawa mo kapag ka natikman mo yung ganitong klase ng loko. At lalo kang mamahalin ng asawa mo. The best ito. So, ayan. Siguro mga 2 minutes na lang. Pwede na natin ipisa yung bawang sibuyas. So, depende sa inyo yan kung ano gusto nyo unahin, sibuyas o bawang. Pero, usually, yung ginagawa natin ay bawang muna bago sibuyas. So, konti-konti na lang. So, ilalagay na natin yung bawang. Pwede natin ilagay sa isang tabi yung ating manok. Pwede ilagay natin lang sa isang tabi dyan. Ayan. Tandaan nyo, konting mantika lang ha, kasi kumakatas ang mantika ng manok. So, ayan. Lagay natin sa isang tabi yung ating manok. And then, lagay natin yung bawang. Bango. Bango ng bawang. Nag-alisa na naman ng mga aswang. Pero joke lang yun. Joke. So, isa natin ang bawang. Ayan. Then, bango ng amoy. Ang sarap. And then, lagay na natin yung sibuyas. Ayan, sibuyas. Sarap ng amoy. Sarap ng amoy. Medyo sunog-sunogin natin ng konti para the rest yung lasa niya. Ayan. Bango talaga, bango. So, ayan. And then, haluin na natin itong manok kasama ng naibisa natin bawang at sibuyas. Ayan. Then, ilagay na natin yung kamatis. Kamatis. Napakasarap na. So proud naman na nakapagluto ng ganito. No? So, ayan. Isa natin ng konti. Siyempre, lalagyan natin ng konting asin para lumasa. Konting asin lang. Bling, 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 bling. Bling, 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 bling. Ayan. Kita silang. Haluin natin. At lagyan na natin ng tubig. Lagyan na natin ng tubig. Okay, ang laman nito ay nasa 500 ml. So, nasa 100 yan kung ilan ang gusto nyo ilagay na tubig. So, usually, 500 ml ang nilalagay ko dito. Ayan. And then, antayin natin kumulo. The best. Antayin natin kumulo. At ilagay na natin ang sili. Ayan. Maya-maya, kumulo yan. At syempre, pagkaulo, doon na natin ilalagay ang masarap na norsinigang. Tcharan! Naglalagay pa ba kayo ng bechin o ano? Nasa sa inyo yan. Pero ako, naglalagay ng konti. Konting-konti lang. So, antayin natin na kumulo. Habang kumulo, kukulo-kulo. Tayo kakain na kasi anong oras na. Masarap na hapunan luto ni Teacher Berlin. Kaya tayo ay masanay na magluto. Para nang sa ganon, ang asawa natin kapag may trabaho ay siya ay makakapagpahinga sa kanyang mga ginagawa. Yeah. So, kaya ito yung gustong-gusto ng mga estudyante sa akin talaga. Pero may pagka-comedy talaga ako. Pero pagka-seryoso na ang klase, eh, hindi na po pwede silang bumana. So, yan. Tayo lang natin kumulo at pagkakulo ay ilalagay na natin ang norsinigang. Norsinigang, nor, baka naman, ha. So, antay-antay lang natin na kumulo. At ayun nga guys, kumukulo na siya. So, lalagay na natin ang norsinigang. Actually, maliit lang to eh. Maliit lang.
lahat na natin to. Bango, napakabango, sarap. Guys, so, the best. Amoy na agad ang ating ginisang sinigang na manok. So, yan. Ako, sarap. Makaparami na naman ang kain ni Peter Merlin. Alam ko na yan. Makakadalawa hanggang tatlong pinggang kanin na naman. Naman. Oops, umapon. Sayang. Sa bahong. So, antay natin kumulo ng gusto. At saka natin hahanguin. Pwede na natin na hindi hanguin. Diyan alam natin na kumuha tayo. So, dagdagan natin ang konting asin kasi medyo madami yung kanyang sabaw. So, yun, nakikita natin. Ano? Sa the best. The best na naman na luto ni Teacher Burger. For sure, mapaparami na naman ang kain ng aking bunso na si Arabella. Alam na. Kung ako'y may kalaban sa pag-aaral, ang aking panganay, may kalaban man ako sa pagkain ng aking bunso. Doko lang yun, baka maririg ng aking bunso. So yun, ikman natin ang konti. Naku, napakasarap. Love it. Napakasarap talaga. Subukan nyo ito. Lalo na siguro kung may mga gulay-gulay, ano? Sarap nito. Lagyan natin ng konting talbos, ano? So meron akong reserva rito na talbos, ulbos ng kamote. Kasi kami ay nagjujus ng mga gulay-gulay. Halika, sabay ko lang. So yun. So may nakuha tayong gulay, isama na natin, ano? Yan. Napakasimple lang nito. Napakasimple pero ang sarap. So yan na. Lutang na lutang na ang sarap. Kuman natin. Ako, napakasarap. Sarap. Talaga masasabi mo talagang perfect sa kanlasang Pinoy. Ginisang sinigang na manok. So yan. Konting kulo na lang. Pwede na tayong kumain. No? So, I hope na may natutunan kayo na bagong menu para sa inyo. Ang ginisang sinigang na manok. So maraming salamat again. This is Teacher Burley. Love, peace, and respect sa atin. God bless.